So yung mga boy, dito tayo sa City Hall ng Valenzuela, sa traffic management office, para kunin yung motor natin. Na-involve tayo sa aksidente and total wreck yung motor, kaya in-impound and further investigation. Ngayon i-release na natin siya. Tara, kunin natin, pasok tayo sa loob. Sir, go, saan po kunin yung impound na motor involving accident po? Sa likod po. Saan pong likod, sir? Sa foundry area. Dito po yung daanan. Kita ko na yung motor natin, mga boy. Total wreck. Wasak. 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 Wasak talaga. Bawawang motor. Lumas na natin yan. Wala tayo babayar. Alam ko is ano lang. Saan po mag-ano, sir, magre-release po? May resibo kayo. Hindi, ano po yan, accident vehicle po eh. Meron po kami papel. Hindi nga binigyan ng resibo. Ah, ito sa press nila. Opo. Sige, sir, salamat. Napawala ang video, ah. Sige po. Ano po yan? Ilalabas po yung motor. Kailangan pa sa loob. Ano pong gagawin po? Kailangan yung atada o upside. Meron naman po. Lupo sa loob. At po kayo dyan sa may canteen. May makikita kayo na canteen na bantay sa loob. Papakasas po. Basta pag nakapagbayad po, yung pinaka-resibo po, paki-Xerox na po, meron din po sa canteen. Okay. Thank you.
Yan mga boss. Tinatanggal na natin mga spare parts niya. Yung tipos niya, maluktot. Tanggalin natin 'yan. So ayun mga boy, good morning sa inyo. Dito tayo ngayon sa JZONE para kunin yung motor natin. After 3 days na iniwan natin yung motor, naayos nila. So meron sila mga pinalitan. Ito yung mga pinalitan. Pinalitan nila yung T-pose, yung disc, kasi tabingin eh. Tapos, ayan. All good na ulit, good as new. Kaya lang, medyo wasak. Ito, wasak pa dahil wala tayong mabiling kaha kasi holiday ngayon eh. ECQ pa. Pero okay na, pwede na siyang i-drive. Pwede na siyang i-uwi. Tambucho natin, kailangan din natin palitan. Saka ito, wasak din. Pero all good na, pwede nang i-drive. So ayun, pauwi na tayo mga boy. Nagawa na nila yung motor natin after 3 days nagawaan. Hindi naman siya totally ayos na ayos. Kaya lang pwede na siya i-drive, pwede na siyang iuwi. Pero yung mga inner fairings natin, basag-basag pa. Wala tayong makitang mabibilin dahil lockdown ngayon eh. Tapos holiday pa. Naka-ECQ kasi. Saradong bilian sa 10th Ave. Pero okay na. Okay na siya. All working na. Pwedeng pwede nang i-drive. Sobrang galing sa JZONE kasi talagang quality yung mga gawa nila. Alam nila yung ginagawa nila. Hindi sila yung basta-basta na mekaniko lang. Doon, pag kaya, kaya. Pag di kaya, sasabihin nila sa inyo. Pero most of the time talaga, talagang ang daing pumupunta dun eh. At even yung mga tricycle driver, mga delivery boy ng Grab, food panda, dun talaga yung ano nila takbuhan. Kasi pag gumawa sila, quality. All in package, napakahusay. Park na tayo. Welcome home. Titignan natin yung mga pinalitan. Pinalitan nila yung disc brake. Bengkong na yung disc brake. Yung sensor, pinalitan din nila. Kasi obvious naman eh, oh, puro kalawang. Ito yung pinakamatindi. Yung axle. Yan, naging letter S. Bengkong. Then, ito yung pinakamatindi talaga. Dito ho namangha. Kung anong naging itsura na T-pose ko. Ah. Ayun. Bengkong. Sipin mo kung tuhod ko to. Durug ang tuhod.
wasak, buluktot. Ayun yung mga napalitan. Then kung titignan mo yung kahama, dahil pa tayong kailangan palitan. Pakita ko sa inyo mga boy kung saan kami naaksidente. Dito sa lugar na to, sa kahabaan ng lugar na to, dito kami naaksidente. Gantong oras din yun, 11:05 ng umaga, bibili kami ng ulam dito sa kahabaan ng Plastic City Avenue, Valenzuela City. Binabagtas namin to ni Hannah. Ang kas ko pala nun, yung kapatid ni Mika, yung kapatid ng girlfriend ko. Dito. Dito mga boy. Yan. Binabagkas ko tong kalsada na to. Siguro takbo ko mga 60, ganun. Kasi ang lawak ng kalsada na to eh. 60. Yan. Dito sa tapat ng tindahan na to, sa tapat ng pabrika na yan, dito kami nagkabungguan, dito. Papasok yung tricycle, tapos ako dire-diretso. Dito kami nagkasalpukan. Tumalsik yung motor ko dyan, humiga. Papakita ko sa inyo mga boy. Dito, eksakto sa lugar na to, merong CCTV doon, may CCTV doon, meron din CCTV dito sa tindahan. Papunta doon yung tricycle, then ako papunta dito. Papasok siya dito sa tindahan. Tapos ako dire-diretso. Yung isang motor na nasa unahan niya, nagbigay na eh, huminto na eh. Then siguro hindi niya ako napansin, pinilit niyang pumasok pataas doon. Tapos dito kami nagkasalpuan. Dito sa lugar na to. Pagkabunggo, lumipad yung motor na ganon. Pang! Laglag doon, nakita ako. Tapos yung angkas ko nandito nakahiga. Tapos ako nakatayo agad. Siguro dala ng adrenaline rush. Nakatayo agad ako, hindi ko naramdaman yung pangyayari. Sobrang bilis. Dito, bumagsak ang motor. Hindi ko makakalimutan itong lugar na to. Sino ba naman hindi matutukso sa kalsada? Napakalawak. Ay. Kaya na yan. Okay na yung motor natin. Marami pa tayong papalitan. Basag. 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 Pero okay na. Naitatakbo na. Papalitan natin yung mga inner bearings na ito. Then susubukan ko din magpalit ng kulay. Kulay itim. Black Raven. So yun na mga boy. Samahan nyo ako sa mga darating pang araw. Hahanapan natin ang kahatong motor. Ingat na tayo susunod. Salamat mga boy. Ride safe lagi.